Ngayong Christmas season, silipin naman natin ang isang tahanan na punong-puno ng life-size Santa Claus figures na talaga namang bumubuhay sa diwa ng Pasko. Panoorin po natin to. Tuwing nalalapit na ang Pasko, isa sa unang pumapasok sa isip natin ay ang mga Christmas decorations at ang nagbibigay saya sa mga kabataan na si Santa Claus. Ang Pasko ay isa sa pinakamahalagang pagdiriwang para sa maraming Pilipino. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagbibigayan ng regalo o pangangaraling, ito din ay isang pagkakataon upang bigyan buhay ang makulay na kwento ni Santa Claus. Kaya naman isang tahana na located sa Sampaloc, Manila, nagtatampok ng iba't ibang disenyo at malalaking Santa Claus figures na nagbibigay sigla sa diwa ng Pasko. Si Santa Claus o kilala rin bilang Father Christmas ay may mga kaugnayang istorya mula sa iba't ibang kultura. Isa sa mga pangunahing pinagmulan nito ay yung kwento ni Saint Nicholas, isang obispo mula sa Myra na matatagpuan sa bansang Turkey. Kilala siya sa kanyang pagiging matulungin sa mga mahihirap at pagbibigay ng mga regalo sa mga bata. Dahil sa kabutiang loob ni Saint Nicholas, ito ay naging simbolo ng pagmamahal at pagtulong sa kapwa. Ayon sa mga libro, kwento, pelikula at tradisyon, ang tahanan ni Santa Claus ay matatagpuan sa north of the Arctic, sa isang malamig na lugar na tinatawag na North Pole. At sa Pilipinas, madalas na ginagampanan ng mga magulang o kamag-anak ang papel bilang si Santa Claus upang ipakita ang kanilang pagmamahal at pag-aalaga sa mga bata. Sa kabila ng mga pagbabago sa panahon, ang kwento ng pagbibigay regalo ni Santa Claus ay nananatiling buhay. Ito ay isang bahagi na ng ating kultura at tradisyon na nagpapalaganap ng kaligayahan at pag-asa sa bawat puso ng tao, kung saan patuloy na lumalaganap sa buong mundo. Ang Pasko at si Santa Claus ay nagdadala ng liwanag at pag-asa sa mga tao. Ang tradisyon na ito ay hindi lamang tungkol sa mga regalo at kasiyahan, kundi pati na rin sa pagpapahalaga sa pag-ibig, pamilya at pagkakaisa.